lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment, at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po na nanonood ng lahat ng video na aking kinagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking gagawin. So, ngayong araw po na to ay napakaganda ng ating magiging discussion about sa ating microwave oven, about sa tinatawag nating magnetron. Schematic diagram, connection, and testing ang pag-uusapan natin. So, kung ready na kayo, pupunta lang tayo dun sa whiteboard, nandun yung ating diagram, at medyo pasadahan lang natin ng saglit para once na tinesting ko to at inassemble, medyo makaka-relay kayong lahat. So, ready na tayo? Puntahan na natin yung whiteboard. Okay, so, ang pag-uusapan natin ngayon dito, ito yung basic schematic diagram of magnetron. Connection, testing ng bawat component para masagot ko lang yung mga katanungan ng iba. So, isa-isay natin yung component na titestingin tapos saka ko a-assemble. Okay, sana mapanood nyo yung mga naunang part neto sa pag-troubleshoot at discussion ng ating magnetron or tinatawag nating microwave oven. So, ito yung ating schematic diagram. Meron tayong transformer, may primary. So, line 2, line 1, yung ating line 1 ay pumunta ng 220, pero may nakaseries tayo na thermodis. Itong thermodis ay nakakonekta sa heatsink ng magnetron natin na merong value na KSO 160 degrees centigrade. Then, ang secondary natin ay may dalawang windings. Merong high voltage at meron tayong supply voltage ng ating filament ng ating magnetron. So, ang value ng ating high voltage fuse natin ay 5 kV 0.7 ampere ang nakalagay doon na fuse natin sa ating high voltage ng ating transformer. At kumoneksyon naman sa high voltage capacitor na may value na 0.73 microfarad over 2,100 volts. At meron siyang built-in na nakaparallel na capacitor at nakaparallel na resistor na 10 mega ohms. At nakakoneksyon naman sa isang linya natin yung ating anode ng ating high voltage diode at yung cathode ay nakakoneksyon sa ground at yung ating transformer ay nakakonekta. Kaya dito kayo magtataka, yung isang linya ng ating output ng ating secondary ay nakakonekta sa EI core. Ayan ang makikita nyo mamaya. Then at the same time, yung mismong magnetron na yan ay nakakoneksyon sa ground at sa cathode ng ating diode. So, titestingin natin isa-isa yan. So, ready na kayo? Punta na tayo sa ating laboratory. Okay, so ang una nating titestingin dito, yung tinatawag nating magnetron filament. Ito yung sirain dito sa kabuuan ng ating magnetron. Ito ang pinakasirain. Okay, so tingnan natin muna yung reaction ng ating tester. Pag chinek natin yung pinaka-line 1, line 2 nito na manggagaling dito sa ating transformer, so dapat ito ay walang deflection. Pero ang madalas na problema nito ay nag-grounded na yung isang linya sa body o nag-short na. So pag chinek natin dito, dapat walang palo. Balik ka rin natin sa kabila naman, dapat ito ay wala ring palo o resistance. Ito yung defective na napagpalitan na natin. So pag chinek natin to dito, so walang palo, pero yung katawan niya ay nag-ground na o nag-short na. Ayun, no? Shorted na, oh. So sa kabila, tignan natin kung meron din. Okay, wala. So ibig sabihin yung isa lang ang nag-grounded or nag-short na sa katawan, sa body na. Okay, so eto na ngayon yan. So pag chinek natin to, meron na tong deflection, may resistance na to kasi nakakonekta na dun sa loob. Pero ang laging problema nito ay sa body ground natin kung meron tong palo o wala or nag-short na. So, ayan. So, ibig sabihin, may laban pa tayo na ito ay iinit. Meron kasing mga pagkakataon na once na meron lumabas ng high voltage dito, kahit hindi grounded to, ay kailangan palitan yung magnetron filament. Okay, so, sunod naman natin itong tinatawag nating high voltage capacitor. Ito ay may built-in na 10 mega ohms na resistor sa loob at ang value nito ay 0.73 microfarad over
2100 volts. So ilagay lang natin yung tester natin sa 10K. Then i-check natin to, baligtaran. Ito ang reaction, tignan natin. Ayun. Baligtarin ko ngayon to. Ayun. Pero siyempre, katulad ng mga nauna nating discussion, pag nag-check tayo ng ating capacitor ay mag-discharge muna tayo. So gamit tayo ng long nose or screwdriver. Dapat ayun muna ang mauna. Since na-discharge ko na yan, so kaya diretso na ako dito. Okay, deflection and slowly back to the normal position. Ayan. So pero ang pinakamabigat na trouble nitong high voltage capacitor, bukod sa pumapalo at bumabalik, may tendency pumuputok yung ating high voltage fuse dahil yung ating capacitor ay nag-short sa body. Kaya lagi nyong ite-testing yung isang terminal nito tapos sa katawan. Once na pumalo yan, ibig sabihin yan, shorted na yung linya ng capacitor mo dito sa body. Kaya posible na puputok yung ating high voltage fuse natin dito sa ating transformer. So, pero kung okay pa, pumapalo, bumabalik, ang ginagawa ko lang yan, nilalagyan ko lang ng insulator to dito, dapat hindi to didikit sa body ground ng ating kabuuan ng ating microwave oven. So, pero mas maganda kung may pamalit na tayo, palitan na natin. Okay, the next natin ay yung ating high voltage rectifier diode. Meron tong guhit, ito yung cathode, ito yung anode. So pag tinesting natin to, hindi siya magpapalo o walang reaction sa times 1, times 10. Ilagay mo na sa times 10K at kung meron ka pang 100K, dun ka na mag-testing. So forward bias and reverse bias lang ang pag-testing nito. So pumalo, dapat sa kabila ay walang palo. So pumalo, saka walang palo. Wala, balik ka rin ko, dapat meron. Pag iba ang naging reaction nito, hindi ganito, ibig sabihin niyan ay may leak na yung diode mo or shorted na yung diode mo. Kung wala namang palo, ibig sabihin open na yung diode natin. Ito naman yung primary ng ating transformer. So ilalagay ko lang sa times 1, then ika-calibrate natin. Okay naman. Ito yung primary niyan. Pag chinake natin, dapat may around tong 1.5 to 2 ohms. Ayan, ayan. Okay, so tama. Ayan yung reading natin. Ito yung ating primary. Ang secondary ay dalawa. Supply ng filament. Ito. Pag chinek natin to, dahil kukunti lang ang windings niya dun sa ating diagram, so asahan natin malapit sa zero yung reading ng ating tester. Okay, so ayun. Zero lang lagi. At check natin kung merong ground to. Ganun din yung ating primary. Check natin. So far, wala naman. Pero itong isa, ito magka-partner, yung dinaanan ng fuse, itong terminal na to papunta doon, so dapat ay merong palo. Ibig sabihin, ang chine-check natin yung fuse. So good yung ating fuse. So merong continuity. Pero nasaan ang ka-partner na ito? Ang ka-partner pala ng ating transformer, netong high voltage, ayun oh, makikita nyo sa likuran, nakakonekta sa body. Ito, ginamita ng eyelet, tas nakarimache dito. Ito yung isang magnetic wire natin, yung umpisa at ito yung dulo. So beginning windings tas ending windings. Kaya kapag chinek mo to dito o sa fuse, ay dapat makakakuha ka ng resistance reading dito sa body. Ayan. Ayun, oh, merong resistance. Nagre-reading siya na mga around na 200 ohms, oh. Ibig sabihin may resistance, oh. Kasi nga yung isang windings nito, yung umpisang windings nito ay nakakonekta sa body. Yung iba hindi mo makikita dito sa loob na ikinoneksyon eh. O diba na dun sa ilalim. Eh ito, pinakita ko lang sa inyo para medyo magkaroon kayo ng idea. Kasi mapagkakamala mong grounded na yung transformer mo, mapagkakamala mong sira, bakit pumapalo sa katawan ng EI ko. Yung pala sinadya siya. Okay, so dahil napakita ko na yung diagram, iwa-wiring natin to at isasaksak natin. Meron pa pala tayong isang nalimutan, yung thermodisc na nandito sa katawan. Okay, so ito ay meron lang deflection. Ibig sabihin, may continuity. So, good yan. Dahil once na uminit to, mag-automatic. Pag na-reach niya yung 160 degrees or sumobra, mag-automatic, magka-cut off to. Okay, so ilagay natin yung line 1.
ikakabit natin dito sa thermodisk. At yung kabilang linya, ito na yung isa. Connection na natin to dito. Ayan na. Ayan. So, ito na yung ready na isaksak. Ito naman yung manggagaling o papunta sa ating magnetron. Pero hindi ko na ikakabit. Ito yung connection sa ating high voltage capacitor, yung high voltage diode, HBR natin, at yung ating connection ng filament at papunta dito sa high voltage diode saka capacitor. So, ayun yung connection natin. At ito ay i-ground natin. Kaya gagamit na lang ako ng alligator clip at ikakabit ko to sa body ground. Okay, so, naka-connection na. At para malaman natin kung gumagana to, i-ground ko yung test rod natin, tapos itututo ko lang ng konti. Huwag niyong ipag-short totally. So, para hindi masira yung ating transformer at iba pang pyesa. So, i-ground ko na lang to dito, ipit ko, tapos itututo ko siya dito. So, pag merong lumabas na high voltage dito, automatic okay na yung ating wiring connection ng ating magnetron hanggang dito sa transformer natin. Okay, so, i-check muna natin yung primary. So, dapat ang masusukat natin ay yung reading na 1.5 to 2 microfarad. Rather, ohms. Ayan. Okay, so, okay na. Then, i-ground ko doon. So, isaksak natin. Then, itatapat ko lang to dito. Nakita nyo? Ayun. Nakabila. So, kapag meron lumalabas na high voltage, siguradong iinit yung ating magnetron at magpapainit ng mga pagkain natin sa loob ng ating microwave oven. Ayun. So, good. Ganun lang pala yung pag-wiring natin ng ating connection. So, patayin muna natin. Then, ibalik natin yung ating camera. So, sana magkaroon kayo ng idea dito sa ginawa natin. At para na sa ganun yung ating pag-aaral sa connection na to. So, wala ka nang iisipin kapag nairekta mo pansamantala to at gumana yung kabuuan at nagbigay ng high voltage. Ang iisipin mo na lang ay yung timer, yung ating tinatawag na micro switch na nandoon sa pintuan. Abangan nyo yung susunod, ay a-assemble natin dito yan, connection natin. So, para magkaroon tayo ng part 2 na ito. So, kaya sana ay nagkaroon ng idea yung mga ginawa natin dito, yung mga connection na ipinakita ko sa inyo at pagtitesting. So, bago ako magpaalam sa inyo, shoutout nga pala kay Kamaster. Kamaster, shoutout po sa inyo ni Utoy. Utoy, shoutout. At maraming salamat sa inyong dalawa. Eh, yung mga kaibigan natin na magagaling sa larangan ng ating iba-ibang technology. So, muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat ulit sa inyong lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!